Magandang hapon mga ka-YTX. Ngayon, dahil wala tayong ginagawa, ang gagawin natin ngayon ay i-fix natin kung anong sira sa mini driving light ko. Kasi kung titignan nyo, wala nang ano, isa na lang yung umiilaw. Titignan natin kung anong sira. Check natin kung paano or bakit nasira. Ewan ko. Kaya, ngayon, titignan natin. Okay? Ang gagawin ay i-on natin. Check natin. Ayan. Pagpapalit natin yung isang wire, papunta dito. Titignan natin kung okay pa ba to or yung balas lang, okay? Yan, umiilaw. Ibig sabihin may diferensya yung balas dito. Tara, titignan natin. So ayan, kung makikita nyo, ito yung balas dito ko sinabit. Tsaka yung fuse niya. Fuse ng mini driving light, tsaka pinagkaisa ko na yung fuse ng mini driving light at tsaka fuse ng dual horn ko. Tingnan nyo. Diba? Lakas. Tapos, tatanggalin natin to kasi feel ko dito yung sira, yung balas. Kasi yung nakaraan, ganun din nangyari. Sinolda ko na yung balas na yon. Kaso ngayon, gumana naman siya pagkasolda ko. Tapos ngayon, iwan ko lang kung madadala pa ba natin ng solda to. Kasi sa tingin, titignan muna natin kung may power pa ba siya or may continuity pa. Or di kaya sunog na to. Feeling ko sunog na to. Kaya tara, tingnan natin. Titignan nyo, nahulog na. Sinulda ko na kasi to eh. To, sinulda ko na to. Kaso, hindi pa rin gumana nung nakaraan. Kaya ngayon, pag-iisipan ko, anong gagawin para maibalik yung dalawang ilaw ng mini driving light na gamit lamang yung isang balas niya. To, dito natin nagkukonekta. Ito, pula, tsaka itim. Dinugtong ko lang to kasi ito yung ginawa ko para pag busina mo, meron siyang tawag doon, meron siyang passing light sa mini driving light niya. Ito yung passing light sa mini driving. Pag bumusina ka, automatic nagpa-passing light siya. Yan. Kung nakikita nyo dito, konektado sa relay, may apat na wire. To yung sa low beam, high beam, baliktad. High beam, puti. Low beam, yellow. Passing light yung red. At saka yung itim ay yung, negative. Negative. Dito naman, tatlo lang. Pula, itim, pula, itim at saka yellow. Puputulin natin to dito ngayon. Ikukonect
data natin doon sa isang ballast. Dito. Dito tayo magkukonekta sa maayos na ballast. Okay? Ah, saka pala kung makikita nyo, yung ito, yun. Ano na yan eh. Pinulweb ko na yan eh. Siguro sa mga next video ko, ipapakita ko yung paano mag-fullweb ng YTX. Mabilis lang. Mabilis lang naman mag-fullweb. Eh, tuloy na natin. Pagko-connect-connect natin to. Yelo sa yelo, pula sa pula, itim at saka sa itim. Ayan. Push electrical. Subukan. Tara. So ngayon, susubukan na natin kung gumana ba yung ginawa natin. Uy! Isa parang gumana, no? Yan. Ah! Sa high beam siya gumagana. Sa low beam niya, hindi. Teka. Ang gagawin natin dito. Check natin, check. Baka may mali. Tadam! Tadam! Okay. Babalik na natin. Install na. Tingnan nyo. Low beam. High beam. Okay? Diba? So guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like. At saka subscribe na din kasi first content pa lang to eh. Sana dumami pa yung mga video na. Pero sa susunod, content natin yung
paano mag... Paano yun? Paano mag... Paano mag full wave? Okay, ng white text natin. Bilis lang. Bili lang kayo ng regulator na pang TMX. Kaya salpak. Mayroong color coding ng mga wire. Yun. Full wave na. Kaya abangan niya sa susunod na video ah. Bye bye!